Isa ito mga Lodi sa anak nung matnog clacker natin. Kung naaalala ninyo yung lone survivor natin, akala siguro nung ibon na ito ay hindi siya ibon o hindi siya kalapati. Akala niya siguro ay tuta siya. Dahil gusto niya na pinipet siya. Welcome to Ugly Birds Channel. Please don't forget to subscribe guys. Enjoy the video. Welcome back mga Lodi. Tama nga yung mga haters natin. Surrender na tayo dahil sa pagtotos natin nung nakaraan. Kung naalala ninyo sa nakaraang video ko ay nawala yung dalawa sa ating mga ugly birds. Yung unang lumabas at yung isang puti. Hindi sila nakauwi mga Lodi. Si 727 lang at yung kapatid niyang nakauwi. Kinabukasan ay umuwi yung isang puti na batik-batik. Uh-oh! Ito yung nawala na puti natin. Sayang siya mga Lodi. Napakaganda ng kulay niya. Gustong-gusto ko pa naman tong ibon na to. Pero hindi niya kinaya yung init nung pagkaka-release sa kanila. Tirik na tirik kasi ang araw noon, alas 12 ng tanghali. Kaya baka nagpadagit na lang siya. Ito ang nakauwi, yung nestmate niya. 22 kilometers lang ang distansya noon. Kaya lang mainit talaga. Mali ang pansir. Mali tayo doon mga Lodi. Kaya kung sino man ang nakadagit yan, yan banda sa Bulacan. Sa inyo na yan mga Lodi, alagaan ninyo mabuti. Ito naman si Boy Salpok. Tatlong araw ito bago nakauwi. May tama siya sa itaas ng kanyang mga hita pero unti-unti nang naghihilom. Ito yung pinakabunsong kapatid nila 727 na nakauwi agad. Ito kinabukasan ito nakauwi. Si Boy Salpok kasi sa San Miguel Bulacan yun itinos 40 kilometers. First toss niya din yon sa track. Kaya nabigla siguro. Ito yung naulila o naiwan nung isang hindi nakauwi. May inakay pa naman siya. Napakasipag nung hen na yan. Pilit niyang binubuhay yung kanyang mga inakay. Bagaman nawalan tayo, meron namang kapalit. Puti rin siya mga Lodi pero matindi linyada niya dahil ang mga magulang yan ay ito. Yung 408 kilometers clacker natin na si 727 at yung white feather na katabi niya. Saka ako nalang sasabihin ng linyada nun, napakabait ng ibon na ito. Maamong maamo sa atin. Akala niya siguro tuta siya. Gustong gusto niyang pinipet. At humahabol pa sa atin to mga Lodi. Tingnan ninyo. Gusto pa atang sumuso sa atin. Ito naman ang kapatid niyan. Iwinalay kasi natin siya. Ibinigay natin sa mga sitter natin sa mga magulang nila Happy at Victoria. Yan, full sibling yan nila Happy at Victoria. Kaya yung mga nawala sa atin, merong nang mga kapalit. Halos ganun din ang mga kulay. Blue bar, checkered, at ito yung parang grizzle na batik. Pid ata ang tawag sa kulay nito. Tumutuka na siya mga Lodi. Dog food ang binibigay natin dyan. Dito naman tayo naawa sa dalawang inakay na yan. Hindi natin alam kung mabubuhay pa siya dahil hindi na bumalik yung itinos natin sa Binagbag, Bulacan. Yung blue bar na unang lumabas dun sa video na pinakita ko sa inyo. Nagulat nga ako dahil pinisa mag-isa nung hen yung dalawa na yan. After 3 days, pinisa niya yung dalawa na yan. Sana mabuhay sila pero sa tingin ko mahihirapan yung mga yun. At eto naman mga Lodi. Kung naaalala ninyo, meron ng pumitik na dalawang maya. Ngayon eh, hindi inaabandon na itong pugad na ito. Meron na namang itlog ulit ng maya. Dalawa na naman sila. Kaya isa lang ang konklusyon natin dyan. Hindi nagtampo yung mga magulang na nagpugad dyan dahil nag-itlog uli sila dyan. Ganun pala kabilis din mangitlog ang mga maya. Ayan yung isa sa magulang yan. Ewan ko kung ano kasarian ng ibon na yan. Eh, kinlose up ko pa para sa inyo. Kaya yung unang naging anak nila, hindi natin alam kung nabuhay yun. Pero sana nabuhay sila. Update nga pala sa South Derby race natin. Mukhang hindi na talaga tuloy yun. Dahil yung ibang mga club, nag-post na sila, wala na, canceled na yun. Pero bagaman hindi tuloy yun, hindi tayo nagpapabaya. The next step. Pinalilipad pa rin natin o pinalolofly pa rin natin sila, lalo na si 727 at yung mga pang summer natin o pang norte natin dahil isang buwan pa ang hihintayin para malaman kung magre-release ng permit to travel para sa mga ibon natin.
ibahagi ko naman sa inyo mga lodi ang ginamit kong gamot noong nagkaroon ng sakit yung ating mga ibon. Yung adenovirus, ito ang ginamot natin, binigay natin sa kanilang gamot. 4-in-1. Gawa ito ng Bellica de Weird, 120 ang isang sachet niyan. At para naman sa sipon, simple lang, ito lang ang ginamit natin. Mura lang ito, nasa 20 pesos lang isa niyan. 12 lak, kinakapsula ko o hinahalo sa tubig. Ang sistema natin yan, sa umaga tayo nagbibigay. Hapon, mga alas 4, tinatanggalan na natin sila ng tubig para kinabukasan, uhaw na uhaw sila. Hahaluan natin ng gamot yung tubig na iinumin nila, kaya mapipilitan silang mag-unahan sa pag-inom. Kahit na newbie tayo mga lodi, napatunayan naman natin yung mga gamot na yan na ibinigay natin sa kanila ay naging effective. Tumapos pa nga hanggang sa matlog. Kung hindi lang na-stop yung race natin, baka umabot pa ng Tacloban. Ang totoong ano, nahalo sa lahat ng lap. Pwera lang dun sa nabuta sila sa Sorsogon City. Dahil sa Super Smash yung nangyari na yon, walang nag-clock sa kanila. Dun nabuta si 727. Pero sa tatlong lap na sinalian niya, almost muntik na siyang mag-lap winner. Kaya lang sinumpong siya, hindi agad pumapasok, hindi natin nahuli dahil may mali tayo sa sistemang ginawa natin. Ang akala natin ay mapapabuti sila. Yung pala, napasama. Dahil sa ipinasok natin sila sa loob ng bahay natin, ang isipan natin doon, ang thinking natin ay yung warm temperature ay magiging mabilis ang pag-recover nila para bumalik yung kondisyon ulit nila. Bumabalik nga agad ang kondisyon nila, pero ang problema naman mga lodi ay nasanay na sila doon at doon na nila gusto pumasok. Lalo na si 727, kaya ang naging sistema natin para makuha natin siya o maiklak natin yung sticker na nasa mga singsing niya, dinadakma natin siya. Buti na lang magaling tayo sa dakmaan mga lodi. Kaya nakailang montik tayo mag-lap winner. Kaya itong mga haters natin, lagi tayong pinagtatawanan. Dito ko natatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa panonood ninyo. At special shout out kay Boss Mike. Dahil sa pagtulong niya sa ating mga ugly birds, pang isang taon na feeds ang ibinigay niya sa ating mga ibon. Salamat po Boss Mike. Hanggang sa muli. Bye!